Hoy lalaki, anong karapatan mong banggain ako ha? Pasigaw na tanong nga ni Aloha. Napahinto ang lalaki sa paghimas nga sa skateboard, ngunit hindi ito lumingon. Mainit ang ulo ni Aloha dahil sa naging ganap ngayong araw at dinagdagan pa nga ito ng lalaking nakabangga sa kanya. Nangangating nga ang kamay ni Aloha sa pakinggang lalaki, ngunit pilit nga niyang pinipigilan ang sarili. Hindi man lang mag-sorry ang lalaki sa ginawa nito kay Aloha. Hinawakan naman ni Jana ang braso ni Aloha upang pigilan ito sa anumang balak na gawin ng kaibigan. Hindi ka sasagot ha? Hindi ka ba makatao? Hindi ka man lang hihingi ng tawad sa babaeng nasaktan mo? Nakakuyom nga ang kamao ni Aloha nang sabihin nga niya yun. Samantalang si Jana ay napayoko na nga lamang dahil sa labis na kahihiyan. Wala nang ingay ang paligid dahil nakatuon na nga ang pansin nila kay Aloha na anumang oras ay susugurin nga ang lalaki. Tumayo ang lalaki, ngunit nakatalikod pa nga rin ito. Duwag ka ba ha? Rapin mo ko! Sigaw muli ni Aloha. Hinigit nga ni Aloha ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Jana. Saka pinatunog nga ang kanyang mga daliri. Kanina pa si Aloha nagpipigil sa lalaki. Wala itong modo o kaya naman respeto kay Aloha na nakabanggaan niya. Harapin mo ko sabi! Hindi na nga natapos ni Aloha ang kanyang sasabihin nang humarap nga ang lalaki. Bumungad nga sa kanyang harapan ang lalaki na matagal na nga niyang hindi nakikita. Pero kakilalang kakilala niya. Si Justin Rebares. Ang walang hiyang ex ni Aloha na iniwan na nga lamang siya bigla na wala man lang pasabi. Maging si Jana ay nagulat dahil hindi nga inaasahang pagkikita nila. Lalong sumiklab ang galit ni Aloha. Si Justin naman ay kalmado lamang na nakatingin kay Aloha. Hindi rin naalis ang ngisi sa labi ni Justin. Boses pa lamang ni Aloha ay nakilala na nga ni Justin. Sinadya talaga ni Justin na inisin. Lalo si Aloha. Sorry, okay? Eh, hindi ko naman alam na may tatanga-tanga palang babae ang hindi man lang gumikilid sa dadaanan ko. Sad nga ni Justin. Umawang ang bibig ni Aloha sa sinabi nito. Siya na nga ang nasaktan, siya pa ang pinagmukhang may kasalanan. Ang kapal naman ng apog mo, Justin. For your information, airport to, hindi skateboarding field. Ikaw at ang mas tatanga-tanga sa ating dalawa eh. Sumbat nga pabalik ni Aloha. Aloha, tara na. Muling paanyaya nga ni Jana ngunit sinamaan lamang siya ng tingin ni Aloha. Gumisi si Justin. Hindi akalain ni Justin na sa ganitong paraan pa nga sila magkikita ni Aloha. Ibang-iba na nga ang Aloha noon sa Aloha na nakakausap niya ngayon. Hindi mo ba alam na pagmamay-ari ko ang airport na to? Kaya gagawin ko kung ano man ang gustuhin ko. Pagmamayabang nga ng sagot ni Justin. Lalong nang gigil nga sa galit si Aloha. Wala akong pakialam kung sa'yo man tong airport na to. Ang punto ko lang, huwag kang mag-skateboard dito dahil baka makasakit ka ng tao. Palibhasa kasi, mahilig ka manakit ng tao. Sumbat nga ni Aloha. Nawala ang ngisi sa labi ni Justin pero mabilis din naman itong lumitaw. Yumuko si Justin upang magbantay nga ang mukha nila ni Aloha. Ang mahalaga ay hindi ako tatanga-tanga na babae na nagiging dahilan kung bakit siya nasasaktan. Pagbabarangan ni Justin saka umayos ng tayo. Alam mo, walang yaka talaga eh. Malakas sa sambit nga ni Aloha. Masama ang tingin niya kay Justin na tila nais na nga niya itong ipakain sa buhaya para mawala na nga ito sa landas ni Aloha. Si Justin naman ay tinignan lamang ang mukha ni Aloha na may nakakainsultong ngisi. Bago pa nga may gawin si Aloha ay hinila na nga siya ni Jana. Hindi na nga rin umangal pa si Aloha dahil gusto nga rin niya na umalis sa sitwasyon na yon. Nilingon nga ni Aloha si Justin na tinignan nga sila. Wala kang kwenta, manluloko! Tinaasan nga ni Aloha si Justin ng gitnang kamay niya. Pagkatapos, sabihin ng salitang yon na para bang sinasabi nga nito na tama na.
Si John ay napabuntong hininga na nga lamang sa nasaksihan na naganap. Hindi makapaniwala si Jana na magkikita silang muli ni Justin sa personal. Nakikita nga nila si Justin sa telebisyon pero iba pa rin kapag personal na nga siyang nakita. Binitawan na nga lamang ni Jana ang kamay ni Aloha nang makasakay na nga sila ng sasakyan. Tinignan ni Jana si Aloha na kanina pa nga tahimik. Magmula nung sinabi ni Aloha ang mga salitang yun kay Justin, si Jana ang nagmamaneho ng sasakyan. Habang nakatingin naman sa bintana si Aloha, "Ayos ka lang ba?" Panimula nga ni Jana. Nilingon ni Aloha si Jana. Nagulat nga si Jana sa mukha ni Aloha na puno ng luha. "Hindi, hindi ako ayos. Walang yung Justin yan. Anong karapatan niya na magpakita sa akin ha?" Naluluha na giit nga ni Aloha. Palingon-lingon si Jana sa daan at kay Aloha. Hindi maintindihan ni Aloha ang sarili kung bakit siya umiiyak ngayon. Alam ni Aloha sa sarili na naka-move on na nga siya. Nagagalit si Aloha kay Justin sa pag-iwan nga nito sa kanya, ngunit bakit siya umiiyak na parang nasasaktan. Marahas na pinunasan na nga ni Aloha ang kanyang luha. Hindi niya dapat iniiyakan ng lalaking yun. "Aloha, dapat hindi mo nalang pinatulan. Kung hinayaan mo na lang sana na hilain kita palayo nung una pa lang, edi sana hindi mo na siya nakita pa at hindi ganyan ang inaakto mo." Sabi nga ni Jana na nasa kalsada na nga lamang tingin. Tumingin nga si Aloha sa bintana sa kanapasimangot. "Wala na akong pakialam sa lalaking yun. Sana nga wag na kaming magkita pa eh. Lalo lamang akong naiirita sa pagmumukha niya." Ani nga ni Aloha. Napabuntong hininga na nga lamang si Jana. Sa kabilang banda naman, nanatiling nakatayo si Justin sa pwesto kung saan nga siya iniwan ni Aloha at Jana. Kararating lang ni Justin mula sa ibang bansa. Naisipan niya na nga lamang na mag-skateboard panandalian habang hinihintay nga ang manager niya. Hindi inaasahan ni Justin na makikita nga niya si Aloha sa ganung sitwasyon. Dapat sana ay hihingi nga siya ng tawad ngunit nagbago ang isip ni Justin nung marinig nga ang boses ni Aloha. Nagsinungaling si Justin na siya ang may-ari nga ng airport upang pikunin nga lalo si Aloha. "Dapat pala humingi na lamang ako ng tawad eh." Bulong nga ni Justin sa sarili. Napabuntong hininga na nga lamang, saka naglakad na nga lamang pabalik sa upuan kung saan nga si Justin iniwan ang gamit niya. Naabutan nga ni Justin si Gerald na nakaupo na nga sa bench. Hinihintay siya. Si Gerald ay ang kanyang baklang kaibigan at manager na nga rin. Isang sikat na aktor si Justin at may-ari ng sikat na clothing brand sa iba't ibang sulok ng bansa. "Justin, saan ka ba galing ha? Diyos ko day! Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Ano, may problema ba tayo?" Sabi ni Gerald pagkakita nga sa kanya. Pumunot ang noon ni Justin at tinignan si Gerald ng may pagtataka. "Anong klaseng problema ba? Patungkol saan?" Tanong nga ni Justin. Tumayo si Gerald sa kakinuha nga ang maleta nito. Hinila na nga rin ni Justin ang maleta niya at sabay nga silang naglakad palabas ng airport. May hawak na tablet si Gerald. Nakatingin nga sa kanya si Justin at hinihintay ang problema na sinasabi nga ni Gerald. "Kasi may isang clothing brand ang nagaya ng fashion show." "Anong problema ron?" Nagtatakang tanong ni Justin. "Kalaban natin ang nagaya, day. At kung mananalo sila, ay ibibigay natin sa kanila ang ilan sa ating mga designs." Problemadong tugon nga ni Gerald. Napangiwi nga si Justin. Matanda na sila para sa mga bagay ni ito. "Huwag mong tanggapin, Gerald. Ganun lang kadali. Huwag na nating palakihin pa ang gulo." Kalmadong sabi nga ni Justin. "Hindi pwede." "Bakit hindi pwede?" tanong ni Justin. Yumuko si Gerald sa kayong umuso. Kumunot ang noon ni Justin sa ginawa ni Gerald. "Kasi pumayag na ako," sabi nga ni Gerald. "At bakit?" sabi ni Justin. "Pasensya na. Ayoko lang naman kasi minamalate ang kumpanya natin." Sagot nga ng baklang si Gerald na ikinatulala na nga lamang sa kanya ni Justin. "E kailan daw ang fashion show?" "Sa February." Hindi na nga lamang sumagot si Justin hanggang sa makasakay na nga sa sasakyan. Hindi pinansin ni Justin si Gerald. Todo naman sa paghingi ng tawad si Gerald
Pero tila wala ngang naririnig si Justin. Ang tanging nasa isip ni Justin ay kung sino ang makakatulong niya sa pagplano sa fashion show na ito maliban kay Gerald. Kailangan ni Justin ng mananahi na kayang tahiin ang kahit anumang design ng damit. Justin, tignan mo to. Tawag pansin sa kanya ni Gerald. Lumingon nga si Justin sa katinignan. Ang tablet na nasa harapan. Nakalagay ito sa page ng isang sikat na mananahi rito sa bansa. Sinong may-ari ng page na to? Tanong nga ni Justin. Umayos ng upo si Justin sa kakinuha ang tablet kay Gerald. Umiling nga ang lalaki. Hindi ko alam kung sino pero based sa page ay sila ang pinapuntahan ng mga kapwa artista para magtahi ng mga damit. Mabait daw ang CEO ng kumpanya na yan, Justin. Makakatulong sila sa atin. Sige, i-email mo sila, sabihin na bukas ay magkita kami. Utas nga ni Justin. Tumangon naman kaagad si Gerald sa utos ng lalaki. Pinahanda na nga rin ni Justin ang magiging kontrata nang kikitain nga niyang mananahi kinabukasan kung sakaling pumayag man ito sa magiging alok niya. Nakarating naman sa shop nila sila Aloha at Jana. Tahimik na lumabas si Aloha sa kadire-diretsyong pumasok ng shop patungo sa kanyang opisina. Napabuntong hininga na nga lamang si Jana. Alam ni Jana na may sakit pa nga rin namuo sa dibdib ni Aloha kahit pa sinabi nga nitong naka-move on na siya. Isa si Jana sa naging saksi ng pag-ibig ng dalawa. Dalawang taon na nga rin ang nakalipas nang biglang nawala nga si Justin at iniwan si Aloha nang walang dahilan at luhaan. Naging saksi si Jana sa naging hirap at paghilom ni Aloha. Sa sugat na binigay nga sa kanya ni Justin, dumiretso si Jana sa pwesto niya sa shop. Binuksan ito ang computer upang tignan ang mga emails na natatanggap nga nila sa araw-araw. Nakuha ng pansin niya ni Jana ang isang email. Ito ay galing sa isang sikat na kumpanya na hindi kalayuan sa pwesto ng kanilang shop. Malaking offer ito ah! Paniguradong matutuwa si Aloha. Tugon nga ni Jana sa sarili. Tumayo si Jana mula sa kanyang upuan, saka naglakad nga patungo sa opisina ni Aloha. Dire-diretso lamang siyang pumasok ng pinto. Naabutan nga ni Jana si Aloha na pumipirma ng mga papeles. Nakasimangot nga ito at mariin ang pagpirma sa bawat papel. Aloha, baka mapunit ang mga papel ha, sa diin ng pagpirma mo. Biro nga ni Jana saka naupo na nga sa harap ng mesa ni Aloha. Umangat ang tingin ni Aloha kay Jana. Nabitawan niya rin ang ballpen na hawak niya. Hindi alam ni Aloha sa kanyang sarili kung bakit tila mainit ang ulo niya. Sa tuwing pumapasok sa isip nga ni Aloha ang pangyayari kanina sa airport, ay tila umuusok nga ang ilong at tenga niya nang dahil sa inis. Anong ginagawa mo rito, Jana? Iwan mo na ako kagaya ng pag-iwan niya sa akin noon. May tono ng puot na sambit nga ni Aloha. Tumaas naman ang dalawang kilay ni Jana. Ayan ka na naman. Akala ko ba naka-move on ka na? Pangaasar nga ni Jana kay Aloha. Masama nga niyang tinignan ni Ase Aloha, ngunit tanging isi lamang ang pinakita sa kanya. Alam ni Aloha sa sarili na naka-move on na nga siya. Masyado nang matagal ang 2 years para hindi pa nga siya mag-move forward at kalimutan ang lalaking sumira nga sa kanya. Naiinis lamang si Aloha dahil may gana pa nga si Justin na magpakita sa kanya pagkatapos ng ginawa nito. Ano nga kasing ginagawa mo rito? Doon ka sa labas. Baka may pumasok na customer. Pantatabi nga ni Aloha kay Jana. Silang dalawa lang ngayon ang nasa shop dahil nilipat nga ni Aloha ang ibang empleyado niya sa ibang branch ng kanyang kumpanya. Yung ibang nakadestino naman ay kasalukuyang nasa day off. Isang sikat na clothing brand company kasi ang nag-email sa atin. Nais daw tayo makausap bukas. Nakangiting anunsyo nga ni Jana. Napangiti na nga lamang rin si Aloha sa anunsyo nga ng babae. Mabuti naman at may maganda ring nangyari ngayong araw. Hay nako, umayag ka na ba? Tugon nga ni Aloha. Pumupa na nga ang inis nito at tuluyan na nga nakalimutan ang nangyari kanina. Dahil nga sa balita ni Jana. Mag-i-email ako mamaya. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko na yung mga documents natin para makukuha na nga ang business deal na to. Kinindatan pa nga siya ni Jana pagkatapos nga niyang sabihin yun.
Hindi na nga nakapagsagot ba si Aloha dahil sa bell na tumunog mula sa labas ng opisina. Tinenyasan lamang ni Aloha si Jana na lumabas. Paglabas nga nito ay napahilamos nga sa mukha si Aloha. Ngayong nasa iisang bar na nga lamang sila ni Justin, ay hindi nalalayong magkita nga sila. Hindi na nagugustuhin pang makita ni Aloha si Justin. Dahil baka bigla nga niya lamang itong masampal. Kinabukasan ay maagang nakapaganda nga si Aloha ng kanyang sarili. Alas 9 ng umaga ang meeting niya sa A&J Company. Ang kumpanyang ito ay sikat, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na nga rin sa ibang bansa. Hindi maitago ni Aloha ang pagkasabik lalo na't malawak ang kanyang pagkakangiti. Isang malaking oportunidad para sa kanyang makipagnegosyo sa isang sikat na clothing brand. Baka mapunit na yung labi mo sa lawak ng ngiti mo ah. Tugon nga ni Jana, nang mapansin nga ang nakapaskil ng ngiti ni Aloha. Kung magigik nga si Aloha sa kasaglit, natinignan si Jana na kasalukuyang nagmamaneho ng kotse patungo sa kumpanya. Pinapractice ko lang ang ngiti ko para mamaya. Dapat magkaroon tayo ng good impression sa CEO ng kumpanya para makuha tayo bilang mananahin nila. Sagot nga ni Aloha. Hawak nga ni Aloha ang isang folder na naglalaman nga ng litrato ng mga damit na itinahi nga nila at ang profile nga ng kumpanya o ng magiging kliyente nila. Naramdaman nga ni Aloha ang presensya ng pagiging mayaman at pagiging sikat. Isang sikat na kumpanya ba naman ang makipagnegosyo sa kanila kung hindi siya si sikat? Ewan na lang. Ewan ko sa'yo, baka mamaya kabahan ka bigla ha. Pangasar naman ni Jana sa kaibigan. Pabiro lamang siyang inirapan ni Aloha ngunit hindi pa rin naaalis sa labi niyang malawak na ngisi. Saktong 5 minuto bago ang 9:00 nang makarating nga sila sa kumpanya. Lumabas si Aloha sa sasakyan na may malaking kumpiyansa na dala. Halos umawang nga ang labi ni Aloha sa laki nga ng kumpanya. Sa gitnang bahagi ng kumpanya, nakaukit ang pangalan ng kumpanyang to. Napakaswerte niya naman at sa dami ng mananahi, siya pa talaga ang napiling makipagnegosyo sa ganitong kalaki. Nararamdaman ko na, Jana. Hinawakan nga ni Aloha ang braso ni Jana na nasa kanyang tabi. Nagtatakang tinignan nga siya ni Jana. Huminga ng malalim si Aloha. Nararamdaman ko na ang success ng meeting na to. Malawak ang ngiti na tugon nga ni Aloha. Mahina na nga lamang na natawa si Jana kay Aloha. Maging si Aloha, excited na nga rin sa meeting na to. Hindi dahil sa posibleng malaking pera at kasiguraduhang pagkasikat na matatanggap nila, kundi dahil alam nga niyang ito ay lubos na makakatulong upang umusbong lalo ang kumpanya ni Aloha. Tara na, Jana. Dapat may good impressions tayo sa CEO. Good impressions means good deal. Kinintatan pa nga ni Aloha si Jana. Nagtaka si Aloha at Jana pagpasok nga ng malaking kumpanya. Sa isang iglap na haluan ng kaba, ang pagkasabik ni Aloha ngunit hindi niya ito pinahalata. Naniniwala si Aloha na makukuha nga niya ang inaasam niyang business deal sa kumpanyang ito at wala nga kahit na anong kaba ang magpapatigil sa kanya rito. Nakapaskil pa rin ang malawak ng ngiti ni Aloha. Kayo po bang may-ari ng Affair Clothing? Isang lalaki nga ang sumulubong kila Aloha nang papalapit na nga sila sa elevator. Lumawak ang ngiti ni Aloha at taas noong sumagot. Ako nga. Ngumiti si Gerald. Nagustuhan niya agad ang pagiging kumpiyansa ni Aloha at paniguradong magugustuhan din ito ni Justin. Ako nga pala si Gerald. Ako ang sekretary ng CEO ng kumpanyang ito. Pagpapakilala nga ni Gerald kay Aloha. Nilahad nga nito ang kanyang kamay na mabilis mang inabot ni Aloha. Ako naman si Aloha. Maraming salamat sa pagbili sa kumpanya namin na. Sabi nga ni Aloha sa kabinitawan nga ang kamay ni Gerald. Siya naman si Jana, ang assistant ko. Pagpapakilala nga niya kay Jana. Tanging ngiti lamang ang sinagot ni Jana. Dito lang tayo sa first floor magbi-meeting dahil okupado na ang lahat ng conference room sa taas. Pasensya na. Sabi nga ni Gerald sa katumalikod upang maunang maglakad.
Sumunod naman sa kanila si Aloha at Shana. Nasa photoshoot pa kasi ang CEO. Ayos lang ba na maghintay kayo ng ilang minuto? Magalang na sabi ni Gerald. Pumasok nga sila sa isang pinto sa loob at may mga nakaupong tao na nga rin na nakapalibot sa mesa. Marahil ay ito ang mga ibang kasosyo nga ni Justin sa kanyang kumpanya. Ayos lang, sagot ni Aloha. Pinaupo nga si Aloha sa dulo ng mahabang lamesa. Samantalang si Jana naman ay binulungan nga siyang lalabas pa ng dalian na tinanguan na nga lamang ni Aloha. Tahimik ang kwarto nang lumabas nga sila Aloha at Gerald. Ramdam ni Aloha ang tingin sa kanya ng ibang tao na kasama nga niya. Sa tuwing ngangat nga ang tingin ni Aloha ay umiiwas ang tingin sa kanya ang mga tao na kasama nga niya. Pilit itong binabaliwala ngunit nang muling umangat. Nang tingin sa Aloha ay umiwas nga sila ng tingin. Hindi nga nakatiis si Aloha. Paano siya magkakaroon ng good impressions? Kung tila may awkwardness na nagaganap sa loob ng conference room, kailangan niyang gumawa ng paraan upang gumanda ang tingin sa kanya ng mga tao na kasama niya. Kumusta? Panimula ni Aloha. Miss Aloha, right? Tanong ng isang lalaki na kaedaran niya lamang. Sa loob ng conference room ay ngayon lamang nahalata ni Aloha na halos kaedaran nga lamang niya ang mga kasama niya. Tatlong babae at apat na lalaki ang kasama niyang naghihintay sa CEO. Oo, ako nga. Confident na sagot nga ni Aloha. Tinignan nga siya ng lalaki ng mariin bago umiling. Paprankahin na kita. Hindi kita gusto na maging source ng damit ng kumpanyang to. Masyadong low class ang mga damit na tinatahin niyo. At baka nga hindi pa branded ang tela na ginagamit niyo. Napatitig nga si Aloha sa lalaki. Umusbong ang inis sa kanya ngunit pinigilan nga niyang sarili na pagsalitaan nga ng masamang lalaki. Ganito ba talaga ang hilig ng mga lalaki? Ang mang-insulto? Pasimpleng umirap si Aloha. Mister, hindi ko rin gustong maging katrabaho ka. Pero CEO niyo ang mismong kumuha sa akin na maging kanegosyo at wala kang magagawa ron kundi sumunod. Nakangiting-lita niya nga ni Aloha. Nangunot ang noon ng lalaki tila pumula na nga rin sa inisang mukha ng lalaki dahil sa sinabi ni Aloha. Mabuti nga sa kanya. Anong karapatan ng lalaki na tawaging low class ang mga gawa nila? Wala nang ibang nagsalita pa. Nanatili pa nga rin ang ngiti sa labi ni Aloha. Hindi niya naman inaalala ang mga kasama niya dahil hindi naman sila ang magdedesisyon kung makakatrabaho ba sila o hindi. Ang CEO at si Aloha pa rin ang mag-uusap patungkol dito. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Isang tinig ng lalaki ang nagsalita. Kakapasok lang nito mula sa pinto. Umayos ng upo si Aloha. Hindi niya pa nakikita ang lalaki dahil nakatalikod nga siya sa pinto ngunit alam nga niyang ito ang CEO ng kumpanya. Tumayo si Aloha. Ganon din ang mga kasama niya. Malawak ang ngiting lumingon nga si Aloha sa lalaki ngunit mabilis din itong naglaho nang makilala kung sino to. Oh my gosh! Mahinang bulungan ni Aloha. Si Justin ang may-ari ng kumpanya? Hindi niya akalain magkikita silang muli. Hindi pwede. Ayaw niyang makatrabaho ang isang manluloko. Sa likod nga ni Justin ay si Gerald at si Jana. Pinanlakihan nga siya ng mata ni Jana ngunit inirapan niya lamang ito. Si Justin naman, bagamat nagulat nga rin ay pinakita rin ito ang isang nakakaasar na ngisi at nagpaka-professional na nga lamang. Wala man lamang siyang ideya na posibleng si Aloha pala ang may-ari ng Affair Clothing kahit alam ni Justin na may hilig nga si Aloha sa pananahin ng damit. Aloha, maupo ka muna. Tugon nga ni Jana sa kamabilis na nilapitan nga si Aloha na masama nga ang tingin kay Justin. Si Gerald naman ay inalalayan nga nang maiupo nga ni Justin sa dulo ng lamesa at kaharap pa nga ni Aloha. Nais ni Aloha na masuka dahil sa lalaking kaharap niya ngayon. Kaya pala walang modo ang lalaking ininsulto nga siya. Kanina kasi manluloko palang may-ari. Jana, umuwi na tayo. Ayokong makipagnegosyo sa isang lalaking manluloko. Madiin na sabi nga ni Aloha. Akma sana itong tatayo ngunit pinigilan nga siya ni Jana.
Aloha business to. Kailangan na rin to. Mahinang bulong nga sa kanya ni Jana at pilit na pinapaupo nga si Aloha. Hayaan mo na siya, Jana. Hayaan mo siyang iwan kami rito bigla. Tugon nga ni Justin na prenteng nakaupo sa upuan niya. Oo, aalis talaga ako rito. Kesa manatili kasama ang lalaking nang iiwan na lang bigla. Baka nga kapag nakipagnegosyo tayo rito, iwan ulit akong mag-isa. Sagot naman ni Aloha. Kausap nito si Jana, ngunit nakikipagtitigan nga siya kay Justin. Ang mga tao naman na kasama nila ay nakakunot nga ang noo at nagtatakang pinagmamasta ng dalawa. Mang-iwan man ako at least, may pasabi. Hindi naman ako tulad ng iba dyan, na bigla na lamang nawala nang hindi man lang nagpapaalam. Napasinghap si Aloha sa sinabi ni Justin. Sobrang kapal ba naman ang mukha ni Justin upang baliktarin ang nangyari sa kanilang dalawa noon. Wow ha? At least hindi ako ang naging dahilan ng pagkasira ng puso ng iba. Umalis man ako ng bansa ay dahil iniwan na lamang ako bigla ng lalaki na asahang magiging karamay ko. Mariin nga na sumbat ni Aloha. Nakatulala lamang nga sa kanilang dalawa ang mga tao sa conference room. Maging si Justin, nawala nga ang ngisi sa sinabi ni Aloha. Dinuro nga ni Aloha si Justin. Alis na ako. Hinigit ni Aloha ang kanyang braso kay Jana saka mabilis na lumabas nga ng conference room. Tila nais sumabog ni Aloha dahil sa inis at galit na nararamdaman habang kaharap nga si Justin. Hindi ito ang meeting na pinaghandaan ni Aloha. Malaking oportunidad pa sana ang deal na to para kay Aloha, ngunit hindi nga niya inisip na si Justin ang posibleng may-ari nito. Aloha! Tumigil nga sa paglalakad si Aloha. Sa kanilingon nga si Jana. Nakakunot ang noo ni Jana habang masama nga ang tingin sa kanya. Bumalik na tayo sa loob. Ari nga ni Jana. Ayoko! Ayoko nga makatrabaho ang lalaking tulad niya, Jana. Ang kulit mo naman eh! Sagot nga ni Aloha. Napahilamos nga lamang sa mukha si Jana. Aloha naman. Tama na, okay? Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Bumalik na tayo ron. Sayang din ito, oh. Pagmamakaawa ng kaibigan. Huminga ng malalim si Aloha upang pakalmahin nga ang sarili. Tama si Jana. Sayang ang oportunidad na to. Ngunit mas hindi nga niya masisikmura kung makakatrabaho nga niya ang lalaking nang iwan sa kanya. Matagal na yun, Aloha. Trabaho to. Naintindihan mo ba ako? Huwag mo nang isali ang trabaho sa kung anumang meron kayo noon. Sabi pa nga ni Jana. Pilit pinapakalma nga ni Jana si Aloha. Siya ang higit na nang hihinayang. Sa kung sakali mang mapunta sa ibang business deal na to. Fine. Trabaho lang. Inirapan nga ni Aloha si Jana. Si Aloha na nga rin ang nanguna sa paglalakad pabalik nga ng conference room. Trabaho lang ang lahat ng to at walang personalan. Hindi naman siguro tatagal ang pagtatrabaho nila Justin at Aloha sa isa't isa. Sa kabilang banda ay tahimik ang conference room nang lumabas nga si Aloha at Jana. Walang may balak pumutol nga sa katahimikan na iniwan ni Aloha sa kwartong yun. Paulit-ulit na lumitaw nga sa isipan ni Justin ang naging ganap kanina. 2 taon lamang nga siyang nawala ngunit tila ang laki na nang pinagbago ng taong minsan nga niyang minahal. Hindi rin maintindihan ni Justin kung bakit ganun na lamang ang galit ni Aloha sa kanya. Gayon na dapat ay siya ang magalit kay Aloha. Ano bang nangyayari, Justin? Bakit may batuhan na ang hugot kanina? Sabi nga ni Gerald. Clueless nga si Gerald sa nangyari. Marami nga siyang gustong itanong kay Justin. Pero wala naman ata itong balak sumagot. Malakas na bumukas nga ang conference room. Binungan ganito ang nakasimangot na si Aloha kasunod nga ang nakayukong si Jana. Napaayos ng upo si Justin at pahilihim nang umisi. Akala niya ay hindi na nga ito babalik pa. Change of mind? Tugon nga ni Justin pag-upo ni Aloha sa kanyang upuan. Inirapan na nga lamang siya ni Aloha. Sabihin mo kung kailan mo kailangan ng mga damit. At kung anong design ng damit ang itatahi upang masimulan na namin. Sagot nga ni Aloha. Nais ni Aloha na alis din ang mata nito na nakatitig sa kanya. Nakakainsulto.
at lalo lamang umuusbong ang inis sa kanyang katawan. Huwag kang magmadali. Marami pa tayong pag-uusapan. Tugon nga ni Justin sa kangumiti. Kinuyom nga ni Aloha ang kanyang kamay na nakapwesto nga sa kanyang hita. Kung hindi lamang ito dahil sa trabaho ay kanina pa nga niya nasuntok ang lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matagal mo nang kinapos. Sambit nga ni Aloha. Napangiwi ito dahil sa kurot ni Chana sa kanyang tagiliran. Inirapan nga niya na lamang ang kaibigan. Hindi maiwasan ni Aloha na magbitaw ng mapait na salita lalo na kaharap nga niya ang lalaking naging dahilan ng lahat ng to. Sa pagkakaalam ko, ay nagsisimula pa lamang tayo. Huwag kang mag-alala, Miss Aloha. Marami pa tayong oras. Sagot nga ni Justin na may ngiti pa nga rin sa kanyang labi. Oras? Wala na tayong oras, Justin. Kaya sabihin mo na lang ang mga mahalagang detalye upang matapos ito. Hindi maiwasan ni Aloha na muling magtaas nga ng boses. Pumukulo talaga ang dugo niya sa lalaking kaharap niya. Sa bagay, hilig mo nga naman pala ang tumapos ng mga bagay-bagay. Mahina ngunit sapat lamang upang marinig nga ni Aloha. Mas mabuti nang tapusin agad kesa patagalin pa ang mga bagay-bagay na wala naman ng patutunguhan pa. Pagdiriin naman ni Aloha. Tumawa nga si Justin na ikinalingon nga ng lahat sa kanya. Importante ang business deal na to, Miss Aloha. Kaya kinakailangan talaga itong pag-usapan ng matagal. Sa ayaw at sa gusto mo. Sambit ni Justin. Tinitigan nga siya ng masama ni Aloha. Gusto ko nang matapos to. Pagod na ako, tama na. Napahilamos nga sa mukha si Aloha. Ang sarap pangasan sa mukha ng lalaking kaharap niya. Hindi pa nga tayo nagsisimula, pagod ka na agad. Paano namin kayo tatanggapin na magiging aming personal na mananahay kung wala pa nga ang pinapagawa na papagod ka na? Sambit na may Justin. Tumawa ito ng tila nakakainsulto sa kaumiling-iling. Samantala, si Gerald ay pabalik-balik nga ang tingin sa dalawang nagbabatuhan ng mga walang patutunguhang salita. Kinuha nga ni Gerald ang isang papel sa kahit malakas na nilapag nga sa lamesa na nakakuha nga ng atensyon ng lahat. Ako rin pagod na. Pagod nang makinig sa debate niyong dalawa. Total, magkakilala naman kayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sigaw naman ng baklang si Gerald. Nilagay nga ni Gerald ang ink sa mesa at hinila nga ang daliri ni Justin saka ito idinikit sa ink at sa papel. Sinamaan naman ang tingin ni Gerald sa Justin kaya walang nagawa ang binata kundi pumirma na nga lamang. Mabilis namang nakalakad ang binata patungo sa pwesto ni Aloha. Hinila ni Gerald ang daliri ni Aloha saka idinikit sa ink at sa papel. Nais pa nga sanang magreklamo ni Aloha pero sinamaan na nga siya ng tingin ni Jana kaya napapirma na nga lamang siya sa papel. E di tapos, business deal closed. Magsimula na lamang tayo bukas. Nakangiting tugon nga ni Gerald at ibinalik na nga sa bag niya ang papel. Si Aloha ay padabog na tumayo at mabilis na lumabas ng conference room. Si Jana naman ay humingi muna ng tawad bago sumunod kay Aloha. Justin, mag-uusap tayo. Lumabas ang lahat. Sigaw nga ni Gerald. Wala nang naglakas ng loob pang magreklamo sa utos ni Gerald. Isa-isa nga silang lumabas ng conference room na wala man lamang pinaliwanag na natanggap sa naging ganap kanina. Paglabas nga ng lahat ay sa kakinwento nga ni Justin ang relasyon nila noon ni Aloha. Habang nagkukwento ay wala man lang pait o galit na naramdaman si Justin. Tila masaya pa nga siya sa naging pagkikita nga nila muli. Sa katunayan, nasasabik na nga rin siyang makatrabaho ang babaeng minahal niya noon. Hindi man maintindihan ni Justin kung bakit ganun na lamang ang galit sa kanya ni Aloha, ngunit may oras din na alamin nga niya ang pinagmula ng galit ni Aloha sa kanya. Nagdaan nga ang dalawang araw magmula nung mangyari nga ang pagkikita nila Aloha at Justin. Sa dalawang araw na yun ay hindi nagsayang ng oras si Aloha na tumungo nga sa kumpanya upang pag-usapan nga ang tungkol sa collaboration ng dalawang kumpanya. Tanging si Jana lamang ang pumupunta at pinabalita na nga lamang ito kay Aloha. Masagana talaga ang buhay pag walang lalaki. Tugon nga ni Aloha sa sarili.
Inunat nga niya ang kanyang mga braso sa kabumangon. Nakakatamad mang gumising ng alas 6 ng umaga ngunit kinakailangan nga niyang pumunta sa shop upang asikasuhin ang paparating nga na supply ng mga tela. Mabilis din namang nakabihis at nakapagayos si Aloha. Si Aloha ang babaeng hindi masyadong concerned sa itsura niya. Tanging pulbo at lipstick lamang ang nilalagay niya sa kanyang mukha sapagkat dito nga siya tinanay ng mga magulang niya. Pantalon at t-shirt lang din ang suot ni Aloha. Hinuha nga ni Aloha ang susi ng kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang bahay, ngunit mabilis din naman itong naisarado dahil sa taong bumungad nga sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Justin? Lumayas ka sa pamamahay ko. Trespassing ka! Sigaw nga ni Aloha. Si Justin ay prenteng nakatayo lamang sa labas ng bahay ni Aloha. Bit-bit nga ang dalawang maleta. Nasa likod nga nito si Gerald at Jana na parehong hindi nga maipinta ang mukha. Papasukin mo ko, Aloha. May importante tayong pag-usapan. Tugon nga ni Justin. Ayoko. Wala na dapat tayong pag-usapan pa. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Sumilip nga si Aloha sa maliit na siwang ng pinto. Tiyan lamang ni Justin ang nakikita niya. Ano nga bang ginagawa ni Justin sa bahay niya? At paano niya nalaman kung saan nga si Aloha nakatira? Aloha, papasukin mo kami. Boses nga ni Jana. Mabilis na binuksan nga ni Aloha ang pinto ng mapagtantong kasama nga si Jana. Si Justin na seryosong nakatingin nga sa kanya ang muling bumungad sa kanyang mata. Jana, anong nangyari? Bakit nandito ang galunggong na to, ha? Tinuro pa nga ni Aloha si Justin. Bago pa nga nakapagsalita si Jana ay naunahan na nga siya ni Gerald. Bakla, anong galunggong? Asawa mo yan! Napanganga si Aloha nang ilang segundo bago nagpakawala ng malakas na tawa. Paano nga ba niya naging asawang lalaking to? Kinasal ba sila ng tulog? Hindi siya nagbibiro, Aloha. Seryosong sabi nga ni Jana. Ngumisi si Aloha saka humigit-gigit. Never in my dead body, napakakasalan ko to. Tinuro nga niya si Justin na nakasimangot nga sa kanya. Kasal na nga tayo, kaya never in your dead body na magbabago pa yon. Panggagaya nga ni Justin kay Aloha na ikinasimangot tuloy ni Aloha at ikinakaba nga niya dahil parang seryoso nga si Justin. Pinakita ni Gerald ang isang dokumento. Ito yung papel na pinirmahan nga nila. Nakasaad sa papel ang katibayan na kasal nga sila. Napasinghap si Aloha at napatakip sa bibig. Siguro dahil sa pagiging occupied niya ng mga oras na yun ay hindi na nga niya nabasa ang nakasulat sa kontrata. No, hindi pwede. Umiling-iling si Aloha. Kasalanan mo to. Sinadya mo to. Pinaghahampas nga ni Aloha si Justin. Hinawakan ni Jana at Gerald si Aloha upang pigilan nga. Ngunit tinabig lamang sila ni Aloha. Sa isang iglap ay kasal na nga si Aloha sa lalaking nang iwan sa kanya. Hindi niya yun inaasahan. At never in her life naaasahan niya yun. Wala akong kasalanan, okay? Biktima rin ako. Pagtatanggol nga ni Justin sa sarili. Ngunit tila walang naririnig nga si Aloha. At patuloy pa nga rin ito sa paghampas kay Justin. Walang kahirap-hirap na binuhat nga ni Justin si Aloha papasok ng bahay. Sila Jana at Gerald ay hinila nga ang maleta ni Justin habang nakasunod nga sa dalawa. Bitawan mo ko. Sinadya mo to, no? Kasi mahal mo pa ako? For your information, hindi na ako babalik pa sa'yo. Hindi na kita mahal. Binitawan nga ni Justin si Aloha. Napahilamos na nga lamang sa mukha si Justin. Hindi na alam ni Justin kung ano pang sasabihin kay Aloha. Padubog na naupo nga si Aloha sa couch nakaharap ni Justin. Masama nga lamang niyang tinitigan si Justin habang nag-uusap nga sila Jana at Gerald. Tahimik lamang na nakikinig nga si Aloha sa mga plano na sinasabi nila. May annulment naman ah. Mag-divorce na lang. Punitin niyang marriage contract. Ang daming paraan pero kung ano-anong walang kwenta ang sinasabi niyo. Sabat na nga lamang ni Aloha. Napahilot nga ito sa kanyang sentido. Masyadong sumasakit ang ulo ni Aloha sa mga nangyayari. Hindi madali ang sinasabi mo.
Sagot ni Justin. Inirapan nga siya ni Aloha. Tama Justin. Masyadong mahaba ang magiging proseso at may proyekto pa tayong inaasikaso. Dagdag lamang sa gawain niyan. Sambit nga ni Chana na sinang-ayunan naman ni Justin sa pamamagitan ng pagtango. Napabuga ng hangin si Aloha. Mukhang pinagtutulungan nga siya ng tatlong to. Ang isiping kasal sila noon ay nakakatuwa. Ngunit pagkatapos ng naganap ay tila isang nakakakilabot na pangyayari. Itong aksidenteng kasal na naganap sa kanilang dalawa. Isa pa, trending na kaya kayong dalawa sa social media. Pinakita nga ni Gerald ang telepono niya na nakasaad nga ang iba't ibang post tungkol sa kanilang dalawa. Tumayo si Aloha, nakanaglakad nga patungo sa kanyang kwarto. Gawan mo yan ang paraan, Gerald. Ayokong ma-stuck sa lalaking hindi naman ako marunong. Pangalagaan. Pangalagahan. Sambit nga ni Aloha. Nawala na nga ito ng gana na pumunta nga sa shop. Itatext niya na nga lamang siguro ang kanyang empleyado na asikasuhin muna ito. Huwag kang mag-alala. Muli kong ipaparamdam sa'yo. Ang pagpapahalaga. Total, dito na lang din ako titira. Sagot nga ni Justin na ikinatigil nga ni Aloha. Liningon nga niya si Justin na naglalakad nga patungo sa kanya. Wala akong sinabing tumira ka rito. Papalapit nga sa kanya si Justin kaya mabilis nga siyang tumakbo. Papasok na nga sa kanyang kwarto ngunit hindi niya ito kaagad. Naisara dahil naiharang nga ni Justin ang paa nito. Tumingin si Aloha kay Gerald at Chana na papalabas na nga ng bahay. Huwag niyo kong iwan kasama ito. Hindi pa ako pumapayag. Pigil nga sa kanila ni Aloha ngunit tila walang narinig ang dalawa dahil dire-diretso nga silang lumabas ng bahay. Sinamaan nga niya ng tingin si Justin. Lumayas ka rito. Ayoko sa'yo. Buong pwersang tinulak nga ni Aloha si Justin. Nang makalayo nga ito ng kaunti, mabilis na isinara ni Aloha ang pinto. Sumandal nga siya rito at dumausdos nga palabas. Tinapat ni Aloha ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Hindi normal ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Hindi manhid si Aloha. Para hindi mapagtanto kung ano ang nararamdaman niya. Hindi yun maaari at hindi siya papayag. Si Justin ay naiwang mag-isa sa labas ng kwarto ni Aloha. Maliit lamang ang bahay na to. Sapat lamang para sa isa hanggang dalawang tao. Dalawang kwarto at ang isa ay bodega pa. Maliit nga sa nasala, isang banyo at isang kusina. Hindi alam ni Justin kung saan nga siya matutulog lala na at wala nga siyang sapat na tulog. Dala ng sunod-sunod nga na photoshoot at interview. Napabuntong hininga na nga lamang si Justin sa kahinila nga ang maleta patungo sa kabilang kwarto. Napangiwi nga siya sa dumi ng kwartong to. Mukhang aabutin nga siya ng buong umaga upang maglinis nga sa kwartong tutuluyan niya. Swerte nga sa kanya dahil wala nga siyang schedule ngayong umaga. Nang naramdaman nga ni Aloha na nakaalis na nga sa harap ng kanyang pinto si Justin, ay palihim nga siyang lumabas upang tignan kung ano na nga bang ginagawa ni Justin. Wala namang pangamba si Aloha na hayaan si Justin na maglibot sa bahay dahil wala namang mananakaw si Justin. Ngunit na naig pa nga rin ang kagustuhan ni Aloha na bantayan pa rin ng lalaki. Nasa gilid siya ng pinto at tahimik na binabantayan ang bawat galaw nito. Kasalukuyang binubuhat nga ni Justin ang kama upang ilagay nga ito sa may bintana. Pawisan at hinihingal na nga rin si Justin dahil sa dami ng mga binuhat nga niyang bagay upang ilagay sa isang sulok ng kwarto. Hindi naman napapansin ni Justin si Aloha sapagkat abala na nga rin ito sa pag-aayos ng kwarto. Nakaramdam ng kaunting awa si Aloha. Kay Justin kaya naman dahan-dahan nga itong naglakad patungo sa kusina upang kumuha nga ng isang baso ng malamig na tubig. Hindi nga niya mapagtanto sa sarili kung bakit nga siya naawa sa lalaki. Hindi nga naawa si Justin sa kanya nung panahon na iniwan nga siya nito. Napahiling na nga lamang sa Aloha sa kanaglakad nga pabalik sa kwarta ni Justin dala ng isang baso ng malamig na tubig. Uminom ka muna. Hindi ako concerned sa'yo ah.
Sadyang ayoko lang talagang mahihimatay ka sa pamamahay ko. Nakasimangot na sambit nga ni Aloha sa kanilahad nga ang isang wasong tubig sa harap ni Justin. Umangat ang tingin nga ni Justin kay Aloha. Saka bumaba nga ang tingin nito sa tubig. Palihim na umiti si Justin bago nga niya kunin ang tubig at inumin ito. Salamat Aloha. Nakangising sambit nga ni Justin. Nangunot ang noo ni Aloha sa paraan ng pagnisi nito. Nagsisimula na naman siyang maasar sa paraan ng pagnisi nito. Kung sa tingin mo, ayos na tayo. Hindi ganun yon. Hindi ako basta-basta nagpapatawad. Tugon ni Aloha sa kainirapan nga si Justin. Mahinang humagigig si Justin at inunat ang katawan nito. Lalagyan na nga lamang ng matres ang kama at tapos na nga siya sa gagawin niya. Wala naman akong sinabi. Kibit balikat na tugon nga ni Justin. Inirapan na nga lamang siya ni Aloha saka hinila nga ang walang laman na bas at dire-diretsyong lumabas ng kwarto. Sinundan siya ng tingin ni Justin saka napailing na nga lamang dahil sa realization na ibang-iba na nga ang babaeng nakilala niya noon. Samantala na upo si Aloha sa upuan ng kusina at tinawagan nga si Jana. Hindi siya papayag na tumira nga ang lalaki sa bahay niya. Marami namang perang lalaki, kaya sa isang granding hotel na nga lamang ito dapat manatili. Jana, paalisin mo rito si Justin na. Ayokong nasa isang bahay lang kami. Bungad nga kaagad ni Aloha, pagkasagot nga ni Jana ng tawag. Ha? Bakit naman? Asawa mo naman siya, Aloha. Sagot nga sa kanya ni Jana. Aksidenteng napangasawa, Jana. Aksidente lang, okay? Baka bakit ba kailangan pa naming manirahan sa isang bahay? Tugon nga ni Aloha. Aloha, artista si Justin. Alam mo ang buhay ng artista dahil kahit papaano, nakasalumuha mo sila. Maraming paparazzi ang sumusunod sa kanya at magtataka sila kung ang asawa ni Justin at si Justin ay hindi magkasama sa bahay. Mahabang paliwanag ni Jana. Edi, sabihin na lang ni Justin at Gerald na hindi totoo ang kasal, na aksidente lang, tsaka magkakaroon din ng annulment. Solve ang problema! Siguradong sambit nga ni Aloha. Napabuntong hininga sa kabilang linya si Jana. Hindi ganun kadali yun, Aloha. Posibleng masira ang image ni Justin lalo na't alam na nga rin ng pamilya niya. Ano? Alam na nila, tita? Gulat na tanong nga ni Aloha. Oo, at alam mo naman ang mga magulang ni Justin, di ba? Ayaw sa sinungaling. Saka ayaw mo ba niyan? Magkakaroon kayo ng getting to know each other ulit. Sambit nga ni Jana. Napairap na nga lamang si Aloha. Getting to know each other? Then getting hurt later? No way. Bahala ka. Basta labas na ako sa kung ano man ang mangyari kay Justin. Isa itong pabor, Jana. Pabor. Pinatay nga ni Aloha ang telepono sa pagkasabi niya. Pagangat nga niya ng tingin, nagtama nga ang paningin nila ni Justin. Na kanina pa nga nakikinig sa usapan ng kaibigan. Chismoso ka, alam mo ba yun? Anong ginagawa mo rito? May ginagawa ka, di ba? Pananaray pa nga ni Aloha. Tinignan ko lang kung may pagkain. Nagugutom kasi ako eh. Naglakad nga si Justin patungo sa mga kabinet at kaldero ngunit wala man lamang laman ang mga ito. Ang ref naman ay tanging itlog at tubig lamang ang naroon. So, kailangan pa ba kitang paglutuan ha? Ano ka, master? Pangasar nga ni Aloha. Nilingon siya ni Justin. Kahit naman lutuan mo ako, wala ka pa rin maluluto kasi walang laman ng ref at cabinet mo. Bulok naman pala tong kusina mo eh. Segunda pa nga ni Justin. Kumunot ang noon ni Aloha. Tumayo ito at naglakad na nga palapit kay Justin. Saka ito, tinuro-turo. Hoy lalaki, baka nakakalimutan mo. Nandirito ka sa pamamahay ko kaya wala kang karapatan liitin ang bahay ko lalo na sa harapan ko. Hinawakan nga ni Justin ang hintuturo ni Aloha na nakaturo sa kanya. Mabilis itong hinila ni Aloha saka kunot noong tinitigan nga si Justin. Asawa kita, kaya bahay ko na rin to. Kumpiyansang sabi pa nga ni Justin. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Aloha si Justin. Gaano pang libro ang nakain ni Justin at ganun na lamang ang pagkakapal ng kanyang mukha.
Hindi pa nga official na pumapayag si Aloha na may nirahan ito sa bahay niya. Excuse me? Aksidente mo lang akong naging asawa. Ang kapal naman ang apog mo. Tinignan pa nga ni Aloha si Justin nang may panditiri. Tumawa nga si Justin sa kahitong malukip-kip. Wow! Sa pagkakaalala ko nun, pangarap mo akong maging asawa. Sabi mo pa nga, sana maging asawa ko si Justin kasi sobrang pogi niya. Pangaasar nga ni Justin. Namilog ang mga mata ni Aloha at hinampas ng malakas sa braso ang lalaki. Dati yun no, pass is pass. Kinakalimutan dapat yun. Umiwas nga ng tingin si Aloha. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang bisngi. Paano naalala niya pa ang mga linyahan na yun, nakakasuka? Paano ka ba naman nakakalimutan yung pagda-daydream mo sa akin? Even in your 18th birthday, ako ang hiniling mong maging regalo. Remember that time na binalot pa ako ni Lejana para lang iregalo sa'yo? Pangasar pang muli ni Justin. Sariwa pa, sa isip ni Justin ang lahat ng mga alaala bago nga sila maghiwalay. High school sweetheart at college lover sila Justin at Aloha. Kaya marami rin ang napagdaanan ng dalawa. Hindi ko naalala yun. Sumero ka. Inilapan nga ni Aloha si Justin sa kahit ito naglakad patungo sa ref upang kumuha ng malamig na tubig. Pulang-pula na nga ngayon si Aloha dahil sa inis at hiya. Kung noon ay parang nga siyang bulating kikiligin. Ngunit ngayon, nandidiri na nga si Aloha. Talaga? Eh bakit pulang-pula ka? Kinikilig ka no? Nakangising sabi nga ni Justin sa katumawa. Sinamaan naman siya ng tingin ni Aloha at binatungan ng plastic bottle na hawak niya. Nasalo naman ito ni Justin at patuloy pa nga rin sa pagtawa. Muli siyang inirapan ni Aloha at muling padabog na umalis sa kusina. Napailing na nga lamang sa Justin. Mabilis ka pa rin mapikon. Naiiling nga na sabi ni Justin sa sarili habang nakangiti. Dumating ang tanghalian ngunit wala pa rin pagkain ang nakahain sa mesa. Kumakalam na nga ang tiyan ni Aloha pero hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto niya magmula kanina. Naiinis siya sa pagmumukha ng arugante niyang ex. Samantalang si Justin naman ay pasipol-sipol nga na nagluluto sa kusina. Pasilip-silip din ito sa pinto ng kwarto ni Aloha. Katatapos niya lang maglinis sa kwarto kaya nagsisimula pa lamang siyang magluto. Mag-order na nga lamang sana si Justin ng pagkain kaso hindi naman mahilig si Aloha sa mga take-out foods at mas gugustuhin pa nga rin ang mga homemade na pagkain. Bumili na nga lamang ng manok at mga seasoning si Justin sa malapit na supermarket upang magluto ng adobo. Si Aloha ay nagalangan pang lumabas ng kwarto. Lalo muminit nga ang ulo niya dahil kailangan niya pa palang magluto ng tanghalian. Hindi pa nga pala siya nakakasayang ng kanin at lahat ng to, isinisisi niya kay Justin. Dahil simula nung makasama niya ito sa iisang bubong, hindi na nga siya makagalaw ng maayos. Nang muling kumalamang siya ni Aloha, saka nga siya lumabas ang kwarto. Naamoy niya kaagad ang amoy ng adobo na lalong nagpagulo sa mga bulate niya sa tiyan. Mabuti naman at lumabas ka. Saktong-sakto, katatapos ko lang. Tugon nga ni Justin pagkapasok nga ni Aloha sa kusina. May nakahandang dalawang plato, dalawang mga utensils at dalawang baso na magkaharap ang pwesto. Sa gitna ng mesa ay may kanin na umuusok-usok pa. Naupo si Aloha sa mesa. Nilagay naman ni Justin ang luto nga nitong adobo sa tabi nga ng kanin bago maupo sa harap ni Aloha. You're welcome, Aloha. Tila na nga asar pa nga nasambit ni Justin na kinatingin nga sa kanya ni Aloha. Umirap lamang sa kanya si Aloha at nanguna na nga itong kumuha ng kanin na tulam. Nakamasid lamang sa kanya si Justin. Hindi man lang ito kumakain at pinapanood lamang siya nito. Ilang minute pang tumitig si Justin hanggang sa hindi na nga nakatiis si Aloha. Pabagsak nga niyang pinaba ang kutsara at tinidor saka uminom ng tubig. Kanina ka pa ah. Kumain ka na nga. Inis na sabi ni Aloha. Nilagyan niya ng kanin at ulam ang plato ni Justin. Nakatitig lamang si Justin sa kanya, kaya hindi niya maiwasang hindi mainis. Kumain ka na sabi eh, tungon pa nga ni Aloha. Ngumiti si Justin at piningot na nga lamang ang ilong ni Aloha na nagpatigil nga sa babae.
Ang cute mo. Nakangiting sabi ni Justin. Napatulala si Aloha sa kanyang sinabi sa kaumiwas ng tingin. Huwag kang mambola. Kumain ka na nga. Untang nga ni Aloha sa kainirapan siya. Nanatili na nga lamang natahimik ang dalawa habang kumakain. Nais magsalita ni Justin at tanungin si Aloha kung kamusta na ba ito sa dalawang taon na nagkahiwalay sila ngunit pinili na nga lamang itikom ni Justin ang bibig. Noon ang natapos kumain si Aloha. Hinugasan nga nito ang pinagkainan niya bago muling nagtungo sa kanyang kwarto. Kanina pa, ninanais nga ni Aloha na umalis dahil sa sobrang awkward na katahimikan. Hindi man lang niya inasal si Justin bagkus, isang sabi niya lang kanina tumigil na nga ito at kumain. Hindi niya na nga rin inaasahan yun. Kinuha ni Aloha ang kanyang notebook sa mini table sa kwarto niya. Naroon nakasaad ang mga detalye patungkol sa collaboration nilang dalawa. Sa katunayan ni isa ay wala pang naisasuggest si Aloha sapagkat hindi naman siya sumisipot sa meeting nila. Nakuha nga ng atensyon ni Aloha ang isang design na nakadikit sa notebook. Ayon sa nakasulat ay gawa ito ni Justin. Akin to ah. Nakakunot noong tugon nga ni Aloha sa sarili. Tila may sariling pag-iisip ang dibdib niya at bigla nga siyang nakaramdam ng galit. Ang drawing na ito ay ginawa ni Aloha nung panahong nagsisimula pa lamang silang dalawa. Pinatago niya ito kay Justin. Ngunit hindi niya ito pinapanakaw sa lalaki. Anong karapatan ng lalaki na akuin ang design na ginawa niya? Lumabas nga si Aloha ng kwarto na pulang-pula nga ang mukha. Naabutan niya si Justin na kalalabas lang ng kwarto nito. Hindi maipagkakailang lumabas lalo ang kagwapuhan ng binata dahil sa suot nga nitong polo. Hindi pa suklay ang basa nga nitong buhok na nakadagdag nga ng karisma ni Justin. Inalis ni Aloha ang mga pampupuri nga na naiisip nga niya patungkol kay Justin. Galit ito sa kanya dahil hindi lamang siya nito iniwan kundi ninakawan din. Hoy lalaki, ano to ha? Nilapat nga ni Aloha ang notebook sa mukha ni Justin. Nagtatakang kinuha naman ito ni Justin at tinignan ang notebook. Agad din naman na napagtanto ni Justin ang dahilan kung bakit mainit na naman ang ulo ni Aloha. Aloha, hindi ko yan ninakaw, okay? Nilagay ko lamang yan dyan upang makita agad ni Jana na nasa akin galing yan. Depensa nga ni Justin. Napailing-iling nga si Aloha at mapanuyang tinignan si Justin. Iniwan mo na nga ako. Tapos nanakawin mo pa ang designs ko? For your information, pinapatago ko lang sa'yo to. Naiinis nga na tugon ni Aloha. Napahilamos sa mukha si Justin. Mukhang hindi siya kaagad makakaalis. Late na nga siya sa kanyang photoshoot. Nagkaroon pa ng confrontation scene. I know Aloha. NC, tinago ko naman ha. Hindi ko yan inaangkin. Kaya ako isinama sa collection natin yan ay para kahit galit ka sa akin, ay natupad ko pa rin ang pangako ko na may isa buhay at may irampa ang unang design mo. Kalmadong pagpapaliwanag nga ni Justin. Nawala ang simangot ni Aloha sa mukha. Sa isang iglap ay napalitan nga ito ng hiya sa sarili. Inirapan nga niya si Justin at walang sabing bumalik sa kwarto niya. Pagkapasok nga ni Aloha sa kanyang kwarto ay napatitig nga siya sa unang design na ginawa niya. Nag-echo sa kanyang pandinig ang sinabi ni Justin patungkol sa pagtupad nga ng pangako sa kanya. Hindi na malaya ni Aloha na nakangiti na pala siya at tila may mga paru-paro sa kanyang tiyan habang nakatitig sa design niya. Samantalang napailing na nga lamang si Justin dahil sa mga ginagawa ni Aloha. Hindi napigilan nga ni Justin ang mahinang mapahagikik dahil sa bigla ang pamumula ng dalaga kanina. May soft spot pa pala ako sa iyo, Aloha. Mahinang saad nga ni Justin sa sarili habang nakatitig sa pinto ng kwarto ni Aloha. Gabi na nang umuwi si Justin mula sa photoshoot nito. Pagkapasok nga niya ay madilim na paligid ang bumungad sa kanya. Mukhang walang tao sa bahay dahil nakapatay ang ilaw. Hinanap nga ni Justin ang switch ng ilaw saka ito binuksan. Inunat-unat nga niya ang kanyang katawan at tila nais na nga nitong mahiga sa kama dahil sa labis na pagod. Dumiretso nga si Justin sa kusina ngunit bago yun ay kumatok muna siya sa pinto ng kwarto ni Aloha ngunit walang sumagot.
Nasaan na kaya si Aloha? Gabi na, paghalagala pa rin to sa labas. Binuksan ni Justin ang ref at bumungad nga sa kanya ang paborito nitong ulam, adobong atay. Sa isang iglap ay tumunog na ang tiyan ni Justin. Kinuha niya ang ulam sa ref at ininit ito. Habang naghihintay nga, sa iniinit niyang ulam nakuha nga ng pansin ni Justin ang isang sulat sa ibabaw ng mesa. Galing ito kay Aloha. Late na ako makakauwi. Kumain ka na lang dyan ng niluto ko. Walang laso niyan. Huwag ka mag-alala. Napangiti si Justin. Mukhang mapapadami ang kain niya ngayong gabi. Sa kabilang banda ay si Aloha na pinapanood nga si Justin. Nakasilip nga ito mula sa kanyang kwarto. Hindi naman talaga umalis si Aloha. Sadyang ayaw niya lamang talagang magpakita kay Justin dahil sa labis na hiyanga niya kanina. Bilang pambawi sa pangbibintang, nanilutuan nga niya ito ng paboritong ulam. Tila hindi mapakali ang puso ni Aloha habang pinagmamasdan si Justin na nakangiti habang binabasa nga ang sulat niya. Kaso nang magsimulang kumain si Justin ay kumalam naman ang sigmura ni Aloha. Napatampal na nga lamang siya sa noo dahil sa hindi nga niya pagkain kanina. Kinabukasan ay nagmamadaling kumuha nga si Aloha ng kanyang mga damit at walya upang maligo. Pagkagising nga niya ay tumawag nga si Jana na may darating daw ngayon na business partner niya upang bisitahin ang shop at warehouse. Paglabas nga niya ng kwarto ay ang paglabas din ni Justin sa kanyang kwarto na tila nagmamadali din. Sabay silang humawak sa seradura ng pinto ng banyo. Pareho nga silang gulat dahil sa hindi inaasahang pagsasabay maligo. Ako muna! Sigaw nga ni Aloha. Tinulak nga nito si Justin ngunit mabilis na nahawakan ni Justin ang pinto ng banyo bago pa man ito sumara. Ako muna! May importante akong meeting ngayon at hindi ako pwedeng malit. Tugo naman ni Justin. Hinawakan niya ang braso ni Aloha at saka nga ito hinila palabas ng banyo. May importanteng meeting din ako, no? Sa kabahay ko to, kaya akong mauuna. Pinandilatan nga ng mata ni Aloha si Justin. Hinarang nga ni Aloha ang katawan sa pinto upang hindi ito masara ni Justin na nasa loob nga ng banyo. Bisita ako ng bahay na to at ang bisita ang inuuna ng may-ari kaya paunahin mo ko. Sagot nga ni Justin. Tinutulak nga nito si Aloha palabas ng banyo ngunit hindi ito nagpapatinag. Tumawag kasi ang ina ni Justin at ayon dito bibisitahin daw siya nito sa kumpanya. Ayaw ng kanyang ina ang late kaya nagmamadali nga si Justin. Hindi ka bisita rito, sampid ka rito kaya ikaw ang umalis dahil malilate na ako. Pilit nga na hinihila ni Aloha si Justin palabas ng banyo. Nang mailabas nga ni Aloha si Justin ay mabilis na pumasok si Aloha sa banyo ngunit hindi niya ito kaagad na isara. Dahil biglang pumasok si Justin at sinara nga ang banyo at nanlaki nga ang mata ni Aloha. Lalo na nang hubadin nga ni Justin ang kanyang pangitaas. Hoy, ano ba? Lumabas ka rito, sabi eh! Namumula nga ang mukha ni Aloha habang pilit na iniiwasan nga. Natumingin sa katawan ni Justin. Tutal, mag-asawa na tayo. Hindi na kasa sa akin ang maghubad kasama ka, Aloha. Nakangising sabi nga ni Justin. Lalong tumindi ang pamumula ni Aloha. Nanginig nga ang kamay nitong hinampas si Justin sa braso sa kamabilis na lumabas ang banyo. Rinig ni Aloha ang malakas na pagtawa ni Justin kasabay ang pagragasa nga ng tubig na senyales na naliligo nga ito. Napasimangot na nga lamang si Aloha at tinipa nga ang pinto ng banyo. Late na nga nang makarating nga si Aloha sa shop nito. Hindi kasi agad siya nakarating dahil nagkaroon pa nga sila ng sagutan ni Justin. Ang tagal kasi maligo ni Justin at tila ba walang naghihintay nga sa kanya na matapos siya. Habang umiirap nga si Aloha at hinihintay nga si Justin na matapos, bigla ngang nagring ang kanyang telepono. Tila naging alagaga nga siya nang ang kanyang tiyahin ang tumatawag. Lumayo nga siya dahil ayaw nga niyang marinig ni Justin. Nakausap nga ang kanyang tiyahin dahil may isang malaking sekreto pala siyang itinatago. Hello tita, napatawag po kayo. Kamusta po siya? Medyo pabulong nga na saad.
ni Aloha. Ah, okay lang naman po. Eh, hindi pa po pwede dito eh. Huwag po muna kayong pumunta dito ngayon. Eh, sabihan ko na lang po kayo kapag pwede na. Alagaan niyo po siyang mabuti ah, pasensya na po talaga. Hindi rin po ako masyadong nakakabisita kasi yung kliyente po kasi naming asungot eh. Grabe. Madami rin problema ngayon, pasensya na po talaga, pero promise po, babawi po ako sa kanya. Ikiss niyo na lang po ako sa kanya. Saad nga nito sa kanyang tiyahin sa kabilang linya. Maraming salamat po tita. Saad nga nito. Saka tila aligaga pa nga siyang tumingin sa likuran dahil baka may makarinig nga sa kanya. Sa wakas narinig nga niya na tapos na nga rin sakto si Justin. Thank you ha. I appreciate this. Sarkastik kong saad nga ni Aloha nang makarating nga siya sa banyo. Sa kapabalibag na isasara na nga ang banyo, maging si Justin ay late na nga rin dahil hindi ito nakaligtas sa sermon ni Aloha pagkatapos nga nitong mag-ayos ng sarili. Welcome. Nakangiting sabi nga ni Justin. Inirapan siya ni Aloha sa katinalikuran. Pagpasok nga niya ng shop, ay dumiretso na nga agad siya sa opisina. Tila nabunutan nga ng tinig si Aloha dahil si Jana ang naabutan niya at hindi ang business partner niya. Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Jana. Naupo nga si Aloha sa pwesto niya, saka naiinis na napahilamos sa mukha. Alam mo, naiinis ako sa Justin na yan. Sinisira niyang araw ko palagi. Mahinang natawa si Justin. Ayos lang yan. Masasanay ka rin sa kanya. Pero teka, eh buti hindi sila nagpapang-abot ni Jamaica. Eh paano pag magkita sila? Tila kinakabahan nga na tanong ng kanyang kaibigan si Jana. Hindi ko nga alam eh, pero sinasabihan ko si tita na kahit na anong gawing pangungulit ni Jamaica, eh huwag niya munang itatala doon ang anak ko. Hay nako, ikaw kasi Aloha eh. Anak niyo. Aminin mo na kasi sa kanya. Kailangan mo rin kasi na bigyan ng karapatan ang lalaking yun. Pati na rin ang anak mo. Kailangan niya ng kalinga ng isang ama. Hindi lang siguro sinasabi ni Jamaica pero nangungulila din siya. Saad nga ni Jana at talagang nag-aalala. Hindi ko pa talaga alam. Hindi pa kasi ako handa eh. Eh paano kung kunin yung kustodiya ng anak ko? Hindi ko kaya. Saad nga ng babae. Ay, ewan ko sa'yo. Eh paano na yan? Baka naman talagang pinagtatagpo kayo ng tadhana at mas pinaglalapit. Dahil nga, dapat sabihin mo na talaga. Basta bahala na dyan ah. Saad na nga lamang ni Aloha. Oo? Sa ilang taon nga na magkarelasyon sila, nagkaanak nga sila. Pero dahil ayaw nga ni Aloha na malaman ito ni Justin, todo tago nga ito sa kanya. Hanggang sa nangyari na nga ang nangyari, na aksidente nga nitong napirma ng isang marriage certificate, kaya nga aksidente silang naging mag-asawa. Naisip nga ni Aloha na pinaglalapit nga ba sila ng tadhana o ng nasa itaas para maging kompleto ang kanilang pamilya? Napailing na nga lamang siya. Sad na nga lamang ni Jana. Kung sa bagay, pagkatapos naman ng fashion show, pwede naman kayong magpaanali. Kasi at least, may pagsasama na naganap. Hindi kasi maganda kapag kakasal pa lang, eh mag-aanal na agad. Ay nako, hindi ako makapaghintay sa pagkakataong yan. Dahil ayoko mabunyag yung sikreto ko, no? Kinakabahan na nga ako eh. Pero kalmado lang ako kunwari para hindi mahalata. Saad nga ni Aloha, napailing na nga lamang si Jana. Sa kabilang banda, sermon agad ang bumungad kay Justin pagpasok nga niya ng opisina. Kalahating oras na naghintay ang ina nito sa opisina niya. Nakapangasawa ka lang, ganyan ka na. Sabi ko sayang, ayoko ng late, hindi ba? Hindi mo pa nga ako inimbita sa kasal mo. Napahilamos na nga lamang ng mukha si Justin. Ilang beses na nga siyang nagpaliwanag sa ina, ngunit tila hindi ito nakikinig sa sinasabi niya. Hindi mo man lang sinabi sa akin na nagkabalikan kayo ni Aloha. Mom, aksidente ang nangyari, okay? Pareho namin hindi inaasahan ang kasal na yun. Aksidente may napirmahan nga lang siya. Muling paliwanag ni Justin. Inirapan na nga lamang siya ng ina. Ah, basta,
hindi mo pa rin ako inimbitahan. Ni hindi ka man lang nga namanhikan. Ganyan ba kita pinalaki, ha? Napatampal na nga lamang sa noo si Justin. Tumayo si Mrs. Robares. O siya, alis na muna ako, maayos ka Justin, ha? Sinamaan nga ng tingin ni Mrs. Robares ang anak bago ito dire-diretsyong lumabas ang opisina. Samantala sa opisina naman ni Aloha, patingin-tingin nga ito sa kanyang orasan. Naiinip na nga siya sa kakahintay sa business partner niya. Isang oras na nga siyang naghihintay dito. Aloha, pasensya na, late ako iha. Napatayo si Aloha at nilapitan nga ang babaeng kakapasok pa lamang sa kanyang opisina. Tita, ayos lang po. Nakaiting sambit nga ni Aloha. Pinaupo nga niya ito sa sofa na nasa kanyang opisina samantalang naupo naman siya sa harap nito. Napadalaw ka ho. Simula nung uiwan siya ni Justin ay si Mrs. Rebares na nga ang tumulong sa kanya upang maisagawa ang business nito. Mabuti na nga lamang at nakapagtago pa nga kahit papaano si Aloha nang pinagbubuntis nga nito ang kanilang nabuo ng kanyang ex na si Justin bago nga ito umalis. Bago kasi umalis si Justin, naibigay nga nito sa kanya ang kanyang pagkabirhen. Kahit wala na nga sila ni Justin, sinusuportahan pa rin naman siya ng ina nito na siyang ikinatutuwa nga ni Aloha. Pasensya ka na iha kay Justin dahil sa bigla ang pagpapakasal sa'yo, ha? Ayos lang po yun, tita, walang problema. Peking ngiti nga ang pinakita ni Aloha pagkasabi nga niya yun. Kahit pinipikon nga siya ni Justin ay ayaw pa rin naman ni Aloha na magmukhang masama si Justin sa isip ni Mrs. Rebares. Hindi rin naman nagtagal si Mrs. Rebares sa opisina kaya nakauwi ng maaga si Aloha. Tanging pangungumusta lang naman patungkol sa negosyo ang ipinunta ni Mrs. Rebares. Pag-uwi nga ni Aloha, dumiretso nga ito sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit laking gulat nga niya nang sumalubong nga sa kanya si Justin na abala sa pagluluto. Nakuhubad nga ito ng pangitaas kaya hindi naiwasan ni Aloha na pagmasta ng katawan nito. Narin ka na pala, nakangiting sabi nga ni Justin. Puno ng pagkain ng mesa na umuusok-usok pa nga. Tila kakahain pa lamang sa nilutuan. Nilapag nga ni Justin ang panset na kanyang niluto bago maglakad. Patungo kay Aloha at hawakan nga ang kamay nito. Pasensya ka na kanina. Nagmamadali kasi talaga ako eh, si mami kasi. Ano to? Takang tanong nga ni Aloha. Pinaghila nga ni Justin ang upuan si Aloha. Tipid na ngumiti sa Aloha at naupo nga rito. Pinagmasdan ni Aloha ang bawat pagkain na nakahain at lahat ng ito ay paborito ni Aloha. Malakas ang tibok ng puso ni Aloha at ramdam niya ang kaba na bumabalot sa kanya. Naupo si Justin sa harap niya. Nakabihis nga ito. At tila sinuklay pa ang buhok upang maging maayos signitignan. Aloha, ano ba to? Ano ba itong ginagawa mo? Tanong nga ni Aloha. Nanumbalik sa kanyang isipan ang mga panahon nung nagsisimula pa lamang sila. Mabilis na hinila ni Aloha ang kamay. Nahinawakan nga ni Justin at umiwas ng tingin. Posible kayang ligawan ni Justin sa Aloha sa pangalawang pagkakataon? Kung ganun, okay din naman kasi mabubuo ang kanilang pamilya. Magkakaroon ng ama, si Jamaica, at magiging masaya nga siya. Napahinga na nga lamang ng malalim ang babae sa kanyang naiisip. Napaka-idealistic ng kanyang naiisip. Iniwan nga sila ni Justin eh. So anong karapatan niya na maging ama ng kanyang anak? Kung sa bagay, hindi naman niya alam. Tila nagtatalo ang isipan nga ng babae. Nang biglang nag-ring nga ang telepono ni Aloha. Mas bumilis tuloy ang kabog ng kanyang dibdib dahil ang kanyang tahin nang tumawag. Nagulat nga siya nang isang batang babae ang kanyang narinig. Ang boses ng kanyang anak na si Jamaica, ang kanilang anak ni Justin. Mama! Miss na po kita! Bakit po hindi niyo po ako pinapadalaw dyan sa inyo? O kaya bakit po hindi kayo dumadalaw dito? Saad nga nito, na halos paiyak na nga.
Shh, baby. Okay lang yan. Magkikita rin tayo, okay? Sad nga nito. Medyo binawasan nga niyang pagbe-baby talk sa kanyang anak dahil baka mahalata nga ni Justin. Bahagya pa nga itong lumayo pero ramdam niya na nakikinig pa rin si Justin. Hinihinaan na nga lamang niya aluhang boses. O sige, sige. Sa makalawa, pupunta ako dyan para magkita tayo. Sad nga nito at nag-yehey pa nga ang bata. Sumusulyap-sulyap pa nga ang babae kay Justin. At may mga pagkakataong nakikita nga nito sa kanyang peripheral vision na tila iba nga ang timpla ng mukha ni Justin ngayon. Maaaring iba ang iniisip nito na baka may kausap nga itong baby. Ang ibig sabihin baka may nobyo ito. Pagkatapos nga noon nagpaalaman na nga sila, bumalik nga siya at lumapit nga kay Justin. Sino yun? Tila seryosong tanong ng lalaki. Wala ka na dun, no? Chismoso ko talaga. Pag-iba na nga lamang nito sa usapan, kaya muling nagsalita. Pero sabi nga ni Justin, gusto kong humingi ng sorry sa pag-iwan ko sa'yo noon. Pasensya na pero nasaktan din ako. Maniwala ka, Aloha. Bumalik ako para sa'yo, pero wala ka na sa bansa. Mapait na sabi nga ni Justin. Napakurap nga si Aloha at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Ang dami niyang nais itanong o isumbat, pero tila nakaglo na nga ang kanyang bibig at ayaw magsalita. Baka mamaya kung ano pa nga ang masabi niya at may sumbat at mabanggit pa nga niya si Jamaica. Mabuko pa siya. At itong kasal, hindi ko naman talaga sinasadya. Gagawin ko ang pagkakataon para ligawan kitang ulit, Aloha. Nahigit nga ni Aloha ang kanyang hininga. Napatakip siya sa bibig. Dala nga ng mahina niyang pagsinghap, kasabay ng nagtatambol nga niyang puso. Alam kong mabilis pero pumapayag ka bang ligawan kita, Aloha? Can you at least give me another chance? Diretsong nakatingin nga si Aloha kay Justin, na seryoso nga na nakatingin sa kanya. Umiwas na nga lamang ito ng tingin. Hindi ako marupok. Hindi ako marupok. Paalala na nga lamang ni Aloha sa kanyang sarili, ngunit hindi na nga niya naitago pa ang ngiti at saya sa kanyang naramdaman. May kasama man itong pangamba na naig pa nga rin ang kilig sa puso ni Aloha. Naiwan naman si Justin sa kusina na nakatitig sa mga pagkain. Iniling nga niya ang kanyang ulo sa katumango. Hindi siya basta-basta susuko. Gagawin niyang lahat. Basta't mapasakan niya ulit si Aloha. Isang buwan na nga ang lumipas magmula ng mangyaring insidenteng yun. Hindi manhid si Aloha upang hindi nga niya mahalata ang pasimpleng panliligaw nga talaga ni Justin. Si Justin ang mahilig mangalikot sa kusina, kaya siyang nagluluto ng breakfast, lunch, and dinner. Samantala bala naman si Aloha sa pag-asikaso ng mga damit na tinatahi sa pabrika at may panukanuka nga na nakakatakas nga siya para puntahan ang kanilang anak. May mga pagkakataon na kinakabahan nga siya dahil baka nakakahalata na nga si Justin pero mukhang hindi naman. Nalilito nga rin siya dahil baka time na nga para ipakilala na nga ang kanilang anak. Pero pagkakataon na rin kasi ito ni Aloha para matest nga kung talagang sincere nga talaga ang lalaki sa pakikipagbalikan sa kanya. Isang araw isa-isang nilagay nga ni Aloha ang mga bagong tahing damit sa mannequin. Namamangha si Aloha sa labis na ganda ng bawat dress na nilalagay niya. Kung sa drawing palang maganda na paano pa kaya paglubusan ang naitahi. Tinapat nga ni Aloha ang isang dress sa kanyang katawan saka nagtungo nga sa harap ng isang full body mirror. Isa itong kulay pink na dress na may slit sa palda. Kung hindi lamang ito irarampat sa fashion show ay baka inangkin na nga niya ito. Gusto mo ba riyan? Gulat na humarap nga si Aloha sa kinaroroonan nga ni Justin. Nakasandal nga ito sa pinto at nakangiting nakatitig nga sa kanya. Hindi maiwasang kiligin ni Aloha dahil sa paraan ng pagtitig nito, tila pinapahiwatig na siya ang pinakamagandang babae. Oo sana, kaso irarampat to sa fashion show eh, sayang naman. Nagkibit-balikat nga si Aloha saka naglakad nga patungo sa mannequin at nilagay ito rito. Napangiti si Justin. Naglakad siya patungo kay Aloha
at niyakap nga ito sa likod. Tila nanigas nga sa kinatatayuan niya si Aloha. Justin, anong ginagawa mo? Kinakaba ang sambit niya. Umikot paharap si Aloha. Ilang inches na nga lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Lumakas lalo ang tibok ng puso ni Aloha. Napapalunok nga rin siya dahil sa lapit ng mukha nila. Ang ganda mo sa malapitan. Nilagay nga ni Justin ang hibla ng buhok ni Aloha sa likod ng tenga nito. Napabuntong hininga si Justin. Pasensya na talaga kung iniwan kita dati. Hindi ko naman nakalain na masasaktan ka ng lubos. Kayong nag-iwan naman ako ng sulat para sa'yo. Kumunot ang noo ni Aloha. Sulat? Wala kang iniwan na sulat. Iniwan mo na nga lamang ako bigla na walang pasabi eh. Kahit anong sulat wala akong natanggap. Wala bang binigay sa'yo si Mommy? Umiling si Aloha. Aloha, totoo bang iniwan mo ako kasi may boyfriend ka sa ibang bansa? Ano? Wala akong boyfriend sa ibang bansa, Justin. Ikaw lang ang minahal ko at wala nang sumunod doon. Tila isang bomba na sumabog ng puso niya sa kanyang nalaman. Alam ni Justin na seryoso nga si Aloha. Ibig sabihin nito, nagsinungaling sa kanyang ina. Samantala, takang-taka naman si Aloha sa nangyayari. Wala siyang alam sa sulat na pinapabigay sa kanya. Saka saan napulot ni Justin ang chismis na may kinikita nga itong boyfriend? Naputol nga ang pag-iisip nila Justin at Aloha nang pumasok sa salid ang humahangos na si Gerald. Day, today ang fashion show. Mali kung nabasa yung message nung rival mo. Isang buwan lang palang palugit natin. Ano? Gerald naman! Inis na ginulungan ni Justin ang buhok. Sorry Justin, sorry talaga. Aloha, sumunod ka kay Gerald. Ihanda niyo ng mga damit at models. May kakausapin lang ako. Ikaw bakla, nakakainis ka talaga. Saad nga ni Aloha kay Gerald. Sa kabilang banda, masama nga ang loob na pumasok si Justin sa opisina ng mommy niya. Pagkabukas nga ng pinto na abutan nga niya, ang kanyang ina. Naabala sa pagpirma ng mga papeles. Umangat ng tingin si Mrs. Rebares. Ngunit, sinimangutan nga itong Justin. Ma'am, ano tong nalaman ko? Hindi mo pala binigay ang sulat ko kay Aloha. Ma'am naman, kabiling-bilingan ko sa'yo. Gulat na tumingin nga si Mrs. Rebares kay Justin. Tumayo ito at akmang hahawakan nga ang anak na umatras palayo si Justin. Anak, ginawa ko lang yon para makapag-focus kayo sa mga priorities nyo. Tignan mo ngayon, parehas na kayong successful at kasal na. Ma'am, this is my life. Pinakaalaman mo. Alam ko ang ginagawa ko pero nakaalam ka. Nung nasasaktan lang kami sa maling mga hinala at ang mas malala pa, mami ko pang may gawa. Akala ko ba naman gustong gusto mo si Aloha para sa akin? I felt betrayed. Namumula nga sa galit si Justin. Hindi ko naman hinayaan si Aloha. Kahit na ganoon, totoong pinakita ko sa kanya. Tinulungan ko rin siya. Look at the bright side, anak. Pareho na kayong successful at handa na nga sa hamon ng buhay. Ginawa ko lang yon para handa kayong dalawa. At para sa anak nyo. Nadulas nga si Mrs. Rebares. Ano po? Ginawa mo sa maling paraan, ma'am. Pwede mo naman sabihin sa akin, di ba? Bakit nilihim mo pa? Ang akala ko ay akong naiwan. Akong niloko ngunit sa isip din pala ni Aloha ay akong nang iwan at akong nanloko. Sinaktan mo kaming dalawa. At saka, sinasabi nyo na anak namin. Mahabang litanya nga ni Justin. Anak, sorry. Patawarin mo ko. Naluluhang sambit na nga ni Mrs. Rebares dahil nalaman na nga ng lalaki ang sikreto. Nagkaanak kayo. Bago ko umalis, buntis si Aloha. Ang akala niya hindi ko alam. Nagpanggap ako na hindi ko alam. Tapos, ginatungan ko siya, sinulsulan ko na pumunta siya sa ibang bansa. Kaya yun ang ginawa niya. Doon siya nanganak. Hindi rin niya alam na may alam ako. Napailing-iling na nga lamang si Justin at naluluhan na nga. Tila nakaramdam si Justin ng hiya sa sarili dahil sa pag-iisip ng masama kay Aloha. Tumalikod si Justin at dire-diretsyong lumabas ng opisina at tila nanghihina siya nang malaman nga na nagkaanak pala sila.
Tinatawag pa nga siya ng kanyang ina pero hindi na nga siya lumilingon pa. Samantala tila isang malaking bombshell ang sumabog dahil sa narinig ni Aloha. Sinundan ni Aloha si Justin dahil sigurado nga siyang may nangyayari at tama nga ang hinala niya. Pareho nga silang biktima sa ginawa ni Mrs. Rabaris. Kinapan niya ang sarili niya. Wala siyang galit na maramdaman kay Justin ngunit labis ang pagdismaya niya sa ina nito. Mabilis na hinabol ni Aloha si Justin. Napapalabas nga ng kumpanya. Hindi na nga siya nito napansin dahil sa okupado na nga ang isipan ni Justin sa mga nalaman niya. Akmang sasakay na nga si Justin sa kanyang sasakyan nang may yumakap na sa kanyang likod. Amoy pa lamang, kilala na nga niya agad kung sino ito. Umikot nga siya paharap at bumungad sa kanya si Aloha na naluluhang nakatitig sa kanya. Pasensya na sa ginawa ko. Naloko ko ni Mommy. Hindi niya binigay ang sulat ko sa'yo. Pinaniwala niya. Narinig ko ang lahat, Justin. Sorry dahil napag-isipan kita ng masama nang hindi ko man lang naiisip na baka nasasaktan ka rin. Sorry dahil napagsalitaan kita ng masasakit. Sorry din, Aloha. Mahal na mahal kita. At ngayon handa na ako. Handa na akong itama ang lahat. Kasama ang anak natin. Saad na nga nito. Nanigas si Aloha sa huling salita na sinabi ni Justin. Tila tumalon nga sa saya ang puso ni Aloha at naglipara ng paru-paro sa tiyan nito. Hindi niya akalain na hindi iniisip ni Aloha na muli niyang maririnig ang mga salitang yun mula kay Justin. Hindi akalain ni Aloha na ganito nga malalaman ni Justin ang lahat na hindi man lamang sa kanya diretso. Si Justin naman naghihintay nga sa sagot ni Aloha. Natahimik ito bigla nang sinabi nga niyang mahal niya ito. Posible kayang wala na nga itong nararamdaman sa kanya? Binundol ng kaba si Justin. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung sakaling sabihin ito sa kanya na wala na nga siyang pag-asa. Justin, mahal na mahal pa rin kita. Ngiti na tunay at totoong pagmamahal nga ang pinakita ni Aloha. At hindi na rin ako makapaghintay pa na mabuo na nga ang pamilya natin. Kumuhit ang ngiti sa labi ni Justin. Nagtatalon nga ang puso niya at excited nga siya na muli silang magmahalan, maipakita nga kung gaano niya kamahal si Aloha at mabuo nga ang kanilang pamilya. Pero Justin, paano si tita? Hanggang kailan ka magagalit sa kanya? Siguro kailangan ko lang ng oras. Sad nga ni Justin. Hayaan na lang muna natin siya. Tara na, may hahabulin pa tayong fashion show. Pinagbuksan nga ni Justin si Aloha ng pinto. Habang bumibiyahe, pinag-usapan nga nila ang kanilang magiging buhay at magiging plano nga para sa kanilang dalawa at para sa kanilang anak, para sa kanilang pamilya. Ngayon na lang ulit nakaramdam si Aloha ng tila may napunan nga sa kanya at paniguradong ganun din sa kanyang anak. Sa kabilang banda, kontento na nga si Justin at wala nang mahihiling pa. Pumalik nga sa kanyang babaeng kanyang tinuturing, napahinga at kaagapay sa kahit na anong problema at may plus one pa. Nadagdagan pa nga ng isang chikiting dahil pinakita na nga rin ni Aloha ang picture ng kanilang anak. At agad-agad din pagkatapos nga ng fashion show, pupuntahan na nga nila ito. Mukhang wala nang annulment na magaganap pa. Salubong nga ni Jana sa dalawa pagkapasok pa nga lamang sa shop ni Aloha. Mumisi si Justin, pero may magaganap na ingranding kasal. At syempre flower girl ang nag-iisa naming si Jamaica. Ay nako, masaya ako para sa inyo pero may fashion show pa eh. Pagkatapos na lang natin pagplanuhan at pag-usapan ng mga kasal, pwede? Umirap nga si Gerald. Natawa na nga lamang si Justin, Aloha at Jana sa reaksyon ni Gerald. Pinaghiwalay man silang dalawa, pero muli naman silang pinagtagpo ng tadhana. Tadhana nga sigurong mabuo ang kanilang pamilya at maging masaya nga sila. Pareho nga silang naliwanagan sa naging hindi pagkakaintindihan. Nagkapatawaran at ngayon ay muling magsisimula bilang Mrs. and Mr. Rebares. Naayos na rin nila ang kanilang problema tungkol sa kanilang anak. Mommy, happy po ako dahil meron na si Daddy. Sad nga ng kanilang anak sa kanilang anniversary.
pagkatapos nga nilang magkaroon ng engrandeng kasal. Sobra-sobra na nga ang nadarama nilang pagmamahal ngayon at sobrang blessings na binibigay nga ng Diyos pagkatapos nga silang mapaghiwalay. Ganun nga siguro talaga sa totoong buhay. Bibigyan nga muna tayo ng mga pagsubok sa buhay para mas tumibay tayo nang sa ganun kapag nagkaroon nga tayo ng problema sa hinaharap ay mas kaya na nga natin at nadadagdagan pa nga ang mga taong tutulong sa atin. After ilang years, ginanap na nga rin ang kanilang renewal of vows. Lumitaw ang matamis na ngiti sa labi ni Aloha. Sa isang iglap tumunog nga ang kanilang wedding song. Habang kapwa silang naglalakad patungong altar, hindi maiwasan ni Justin nakabahan lalo na nung makipagtitigan nga siya sa ama ni Aloha. Nakarating nga silang dalawa sa altar. Nagsimula na nga rin ang seremonya ng kanilang renewal of vows. Masaya ako dahil nakarating tayo sa puntong to, mahal. Nagsimula na ngang big kasi nila ang pangako nila sa isa't isa. Akala ko hindi na ako makakaranas ng ganito. Pero iba rin talaga si Tadhana. Muli tayong pinagtagpo at binigyan ng chance na maliwanagan ang mga pangyayari. Inaanumin ko na hindi ako nagsising binalikan kita, mahal. Pangako ko sa iyo na ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. Pagtatapos ni Aloha, huminga ng malalim si Justin bago nagsalita. Pangako ko na hindi na kita hayaan na mag-isa, mahal. Kayo ng anak ko at ng magiging anak pa natin. Alam ko kung gaano kasakit sa iyo na iniwan kita dati. At ngayon nangangako sa harap ng maraming tao sa harap ng Panginoon. Ako ay laging kaagapay mo sa hirap at ginawa. Kahit ilang taon na nga tayong kasal at sa kahit anumang problema, mahal na mahal kita. Matawis na ngiti nga ang pinakita ni Justin. Yumuko si Aloha upang punasan ang tumakas na luha sa kanyang mata. Sinalubong nga sila ng kanilang anak pagkatapos nga ng seremonya at nagyakapan nga sila bilang isang pamilya. Masayang masaya po ako. Sad nga ng kanilang cute na anak. At walang mapagsidlan nga ang kanilang kasiyahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Aloha at Justin. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyo. Thanks for listening and God bless.